Who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, indeed, I am of the Muslims. Wala nang hindi nilang mainam ang salita kaysa nag-aanyaya patungo sa Allah at gumagawa ng mabuti at nagsasabing ako ay kabilang sa mga Muslim o isinusuko ang sarili. Sheikh Abdul Khadi Commander. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته unang-una paumanhin mamaya lang ang ating mga customs sapagkat gusto ko na mag-umpisa para matanggal ang aking nararamdaman minsan pag nabibisi tayo nawawala yung di maganda nating nararamdaman. Medyo sumama ang pakiramdam natin kasi mula nung Ramadan hanggat sa ngayon ay hindi gaano tayo nakapagpapahinga. Nakarating din ako dito nung katatapos ng Ramadan and then hindi tumagal ay nakapunta ako sa Kuwait, nakapunta ako sa Sudan, at kararating ko galing sa Jordan. At inshallah, papunta kami din sa Emirates, saka Cairo, sa Qatar, inshallah. Dahil para makipagkita din sa mga kababayan natin na mga Pilipino, mga Muslim, at saka mga Bangsamoro. Gayon din ang mga kapatid natin ng mga Arabo. Minsan ay iniimbitahan tayo sa kanilang mga programa. Mahaba-haba ang paksa natin. Gawang hindi rin tayo laging nakikita. Pero ang nakikita ko kung mayroon din tayo mamaya, inshallah, kung may pagpatuloy natin ay medyo bigyan natin pagkakataon ang mga paksa natin. Kung wala naman ay pwede natin tapusin hanggat sa pagtatanggalin natin, inshallah. Napakainam ang paksa ng kapatid natin na si Dr. Tick. Umuugnay sa slogan o kaya ay sa shiar natin, understanding Islam, the way to genuine peace. Unawaan ang Islam, intindihin ang pananampalatayang Islam, ang siyang daan patungo sa totoong o pinakatamang kapayapaan. Pinakatamang peace. Kapayapaan. Alhamdulillah, napakalinaw ang kanyang paksa. Na kung bubuhin natin, Islam ay kapayapaan, sabi ng kapatid natin na si Doktor. Al-Islamu salam. Ang Islam ay kapayapaan. Ang Islam ay kapayapaan, sabi ng kapatid natin na doktor, dito sa mundong ito, hindi lamang sa mundong ito, kundi pati pa sa kabilang araw. Makakamit natin ang kapayapaan sa kabilang araw. Yung assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum dito sa kabilang, dito sa mundo, kabilang araw, ay assalamu alaikum din. Suma inyo ang kapayapaan. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kanyang itinawag sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na salam, kapayapaan.
So ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na gusto nating makabit ay kapayapaan. So kapayapaan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala makakamit din natin sa pamamagitan ng kapayapaan. Sa pagsunod natin sa pananampalatayang Islam. Na iyon din ay ang kapayapaan. Kapayapaan ang iwanan ko sa inyo. Ito ang kapayapaan. Kapayapaan ang iwanan ko sa inyo. Sabi ni Propeta Jesus, sumakanyang kapayapaan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumainyo ang kapayapaan. Ang nakikita ko na idugtong natin sa paksa ng kapatid natin na doktor ay tatlo, inshallah. Tanda natin itong tatlo, inshallah. Minsan, kahit mahaba ang paksa, pero kung matatanda natin ang mga yung pinaka-buo, okay na yun. Maganda na yun. Kung matatanda niyo itong tatlo, pagkatapos natin magbigay ng mga panayam, mamaya matatandaan niyo itong tatlo, lalong-lalo na kung kakayanin niyo na makapagbigay ng halimbawa, mainam na yun. Pag tinatanong kayo, kayo na mga dating Muslim at kayo na mga kapatid, mga kapatiran na mga balik Islam at ang mga kapatiran na hindi pa Muslim, pag tinatanong kayo kung ano ang Islam, agad yung masagot na kapayapaan ayon sa paksa ng kapatid natin na si Dr. Ting. At kung may dugtong niyo itong tatlo na tatalakayin ko sa inyo, inshallah, ay sa palagi ko ay sapat na yun na may pakilala sa mga tao. Ang kapayapaan at itong tatlong idudugtong natin, inshallah, bilang pagkilala sa Islam. Bilang pagkilala sa Islam. Ano itong tatlo na ito, mga kapatid? Ano ang tinutukoy natin na tatlo, mga kapatid? Unang-una, al-fitrah. Al-fitrah. Ikalawa, al-wasatiyah. Al-wasatiyah. Pwede nyo tignot yung nakakasulat ng Arabic. Ikatlo, al-hal. Al-hal. Una muna, al-fitrah. Al-fitratus salim. Ikalawa, al-manhajul wasati. Ikatlo, al-hallu al-munasibu لكل المشكلات أو للمشكلات البشرية. Ang Islam, mga kapatid, ay al-fitrah, as-salima. Ang Islam ay dinul fitrah, likas na pamana. Ang Islam ay likas na daan patungo sa kapayapaan, patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Likas na daan patungo sa pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay at iisa at tunay na Diyos. At ako bilang sugo ng na iyong isinugo o iyong sugo. Sabi ni Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan. So ang Islam ay likas na pamana. Walang daan sa mundo ito na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumasang-ayon sa kalikasan natin. Walang relihiyon na makikita natin, mahanap natin sa buong mundong ito
na itinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan na sumasang-ayon sa kalikasan ng sangkatauhan maliban sa Islam. Tandaan niyo, maliban sa Islam, walang relihiyon na sumasang-ayon sa kalikasan natin maliban sa pananampalatayang Islam. Tandaan niyo, maliban sa Islam, sumasang-ayon sa kalikasan natin. Kaya likas na paman. Ang mga batas ng Islam ay sumasang-ayon sa kalikasan natin. Walang anumang kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin ikabubuti. At kayong din, baliktad din yun. Walang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikabubuti natin. Walang haram. Minsan ang mga kapatid natin ng mga Kristiyano, ang ayaw nila sa Islam, haram, haram. Pero ang tunay na haram, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagharam nito, lahat nito ay makasisira sa kalikasan natin. Hindi angkop sa kalikasan natin ng mga tao. Sabi ng mga ibang mga babae, may kausap ako doon sa Kuwait na inquiry sa isang simbahan ng Katoliko. Matagal kami nag-usap hanggat sa napasok ko natin, alhamdulillah. Wala na siyang tutol sa Islam, pero tumanggi lang siya na yumakap sa Islam. Pero wala na siyang katanungan. Binigyan natin ng mahabang panahon at pabalik-balik na pag-uusap. Lahat ng mga gusto niyang itanong sa Islam, hinahayaan natin siya. Sasagutin natin hanggat sa nawala na ang lahat ng kanyang mga katanungan. Sabi niya, wala na akong itatanong sa Islam. Natatanggap ko na pinakatamang relihiyon ay Islam. Pero, noong sinabi natin, yumakap sa Islam, yun ang tinanggihan niya. Hindi lamang siya yumakap sa Islam. Paulit-ulit natin iniimbitahan para pabigkasin ang syahada, tumangging magsyahada. Unang dahilan, sa palagay natin, dahil sa kanyang posisyon. Dahil sa kanyang posisyon, hindi alang-alang sa katotohanan. Dahil sa kanyang posisyon. Minsan ang tao ay may lalagay sa alanganin at mawala sa katotohanan, mabulot, mamulat sa kabaluktutan ang dahil sa kanyang posisyon. Ikalawa, sabi ng sister natin, kapatid natin, sabi niya dahil okay na sa akin ang Islam, pero maraming mga hindi ko pa gusto sa mga gawain ng mga Muslim. Isa na yan yung mga, may mga kaibigan akong mga Muslim na babae, kaliwat kanan ang lalaki. Yung mga Muslim minsan na nagkakamali. Pero sabi natin sa kanya, yan ay pinagbawal ng Islam. Ikalawa, sabi natin sa kanya, yan ay labag sa kalikasan natin. Kalikasan ng mga kababaihan. Minsan, may nagtatanong ng mga sister natin, bakit hindi pwede magduwaya ang babae samantala o mag-asawa ng maraming lalaki ang babae samantala ang lalaki ay pwede mag-asawa ng isa, dalawa, tatlo, hanggat sa apat. Hanggat sa apat. Kung ikumpara natin ang likas na paglikas sa lalaki at babae, tingnan niyo ang kaibahan. Kami na mga kalalakihan, mayroon kaming mga pagririgla. Sino ang nagdadala ng tao? May isang babae na nagtanong nito. Yung asawa ko ay nakatapos din doon sa Kuwait. Kulliyatus Syariah. Tinanong siya ng isang sister natin, babae na hindi pa nag-Muslim, pero ito ang dahilan kaya siya yumakap sa Islam. Sabi niya, bakit hindi makatarungan ng Islam? Bayas ang batas ng Islam.
Ustaza, sapagkat ang lalaki ay pwede mag-asawa ng higit sa isa at ang babae ay hindi pwede mag-asawa ng marami. Sabi niya, sister, agad niyang sinagot. Sabi niya, sister, halimbawa kung may mga asawa ka, dalawa o tatlo, kung mabuntis ka, kaninong anak? Kung mabuntis ka, kaninong anak? Doon na siya hindi nakapagsalita. Kapag mabuntis ka, kaninong anak? Saan nilalagay? Binigyan ka ba ng tatlong matris? Para magkakahiwalay yung mga doon ipasok. Walang malisyos sa pananampalataya. Pagsasaliksik ng katotohanan. So doon na siya hindi nakapagsalita. Hanggang sa medyo natauhan, and then dito magal yumangkap sa pananampalatayang Islam. Magkaiba ang kalikasan natin. Ang mga batas ng Islam na para sa mga kalalakihan ay umaangkop sa kalikasan nila. Ang mga batas ng Islam para sa mga kapatid natin, sa mga sister natin, ay umaangkop sa kalikasan nila. Bakit hindi kailangan magtalukbong ang lalaki? Hindi kailangan takpan ang kanyang liit. Tingnan niyo yung ano natin. Ha? Matigas. Meron ba kayong nararamdaman dito na pag nakita nyo, ah, parang maano yun, maganda yun, magandang liig ni doktor? Wala kayong, pero pag babae, kahit yung mga nakikita natin dyan sa mga sinama, sinihan. Minsan may nakakalagay dyan ng mga larawan, larawan ng mga lalaki at babae, pero lagi madalas titingnan niya, pinipili nila yung liig ng babae. Sapagkas kalikasan, likas ang paglika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kababaihan na isa ito sa kagandahan niya. Isa ito sa kagandahan niya. Gayun din yung buhok. Isa yan sa kagandahan ng ang babae. Kaya takpan, kaya takpan natin. Itago natin ang mga kagandahan natin. Kapka pinakabuhan, lahat ng katawan ng babae kinakailangan natakpan sapagkat ng dahil sa kanilang kagandahan. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganyan. Ganyan sila. Na ganyan ang kalikasan nila. So unang-una mga kapatid, ang Islam ay sumasang-ayon sa kalikasan natin. Magmula sa doktrina, sumasang-ayon sa kalikasan natin. Doktrina sa Islam, sumasang-ayon sa kalikasan natin. Likas ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalataya sa nag-isang Diyos. Kalikasan natin mga kapatid. Kahit si Presidente, isa daw ang kanyang Panginoon. Allah. Nakikita niyo yung kanyang mga talumpati. Hindi ako naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ako naniniwala sa mga naniniwala ako sa isang Diyos. Gumanyan pa. Allah. Likas. Ha? Likas. Kahit presidente, politician, pero lumabas ang kalikasan niya. Hindi niya kayang kimkimin. Hindi niya kayang itago. Bagaman, kahit hindi sasabihin ng mga tao na Muslim, pero maraming maghinala na siya ay Muslim. Sapagkat naniniwala sa isang Diyos, Allah. Allah. Hindi niya gano'ng mabigkas yung Allah. 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 Sapagkat yun ang kalikasan natin. Yun ang kalikasan natin. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Kalikasan. Alhamdulillah, may isang salita ni Hesus Kristo na iniwan. Makikita natin sa Juan, ha? Brother? Juan 7? Ha? Yung mga magaling din sa Biblia. Alhamdulillah, na isang talata sa Biblia
na sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Iisa, sapagkat yan ang kalikasan natin. Yan ang kalikasan natin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lahat ng isisilang na bata, lahat ng isisilang na bata ay isisilang ipanganak sa fitra. Likas. Likas na pamana. Likas na pananampalataya. Likas na pagkilala sa isang Diyos at wala nang nararapat na sambahin. Kung itry ba natin, kung mabubuhay ang isang sanggol, anak ng Kristiyan, anak ng Hudyo, anak ng mga kapatid natin ng mga iglesia, halimbawa, iyano, kung mabubuhay lang ba siya, hindi na siya turuan. Ha? Pakainin lang. Wala nang ituro sa kanya. Buhayin siya mag-isa, hindi na siya turuan sa pananampalataya. Tiyakin natin mga kapatid, na walang sasambahin maliban sa isang Diyos. Paglaki, sumamba sa nag-iisang Diyos at makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lahat ng mga sanggol ay isisilang sa fitra. Al-fitratu salima. Ang matuwid na pananampalataya. Isisilang sa pagkilala sa isang Diyos. Subalit, ang kanyang dalawang magulang, ang ama at ang kanyang ina, ang gumagawa na para maging Hudyo, para maging Kristiyano, at para magsasamba ng apoy. Pero ang kanyang orihinal ay pagkilala sa isang Diyos. Wala nang sasambahin maliban lamang sa nag-isang Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga batas ng Islam, lahat ng mga batas ng Islam sumasang-ayon sa kalikasan natin. Fibor sa atin, lahat ng batas ng Islam. Katulad ng sinabi natin, walang kautosan sa Islam. Walang kautosan sa Islam na hindi ikabubuti natin. Walang ipinagbawal o haram sa Islam na kung gawin natin ay ikabubuti natin, kundi kung gagawin natin ay ikasasama natin, ikakapahamak natin. Lahat ng mga haram sa Islam, pag ginawa natin ay salungat sa kalikasan natin, ikakapahamak natin. Ang batas ng Islam, lahat ng batas ng Islam, sabi ng mga pantas, yung mga ulama o syariah, mga ulama o syariah, mga pantas sa Islam, sa syariah, ayon sa kanila, na pagkasunduan nila, na lahat ng mga batas ng Islam, lahat ng mga batas ng Islam ay sumasang ayon sa tamang pag-iisip. Sumasang ayon sa logic. Sumasang ayon sa logic. Pero sabi nila, kung sakasakali na hindi matanggap ng tao sa kanyang pag-iisip ang batas ng Islam, ano ang mali? Islam ang mali o kaya ay tao ang mali? Tao ang mali. Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Maaring dalawang dahilan. Maaring dalawa ang dahilan. Una-una, dahil mayroon na siyang nakapasok doon. Mayroon nang nauna doon na kaisipan na kaya hindi niya matanggap ang batas ng Islam. Ang batas ng Islam hindi niya matatanggap sapagkat mayroon na siyang may nauna na sa kanya. Ikalawa, hindi inaabot ng kanyang kaisipan. Hindi inaabot ng kanyang kaisipan. Halimbawa, isang bagay, bawal. Bakit ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala?
So hindi na niya aabutin ang dunong ng Allah kung bakit ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya ay, kung dati na siyang halimbawa, siyabu, haram, ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya matatanggap sa kanyang kaisipan sapagkat nauna na sa kanya ang pagsisiyabu. Naluklok na siya sa siyabu. So kaya hindi na niya tatanggapin sapagkat naluklok na siya sa siyabu. Ang pag-inom ng alak, nabanggit ng kapatid natin na si Doktor, hindi na niya tatanggapin sapagkat naluklok na siya sa pag-inom ng alak. Paano niya tanggapin? May nauna ng doktrina o paniniwala o kaya ay gawain na kaugalian na labak sa batas ng pananampalatayang Islam. O kaya ay hindi aabutin ang kanyang kaisipan. Bakit? Ano ang dunong? Bakit ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kaya ay bakit ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagdarasal, katulad ng pag-aayon? Bakit kinakailangan natin mag-aayon? Bakit kinakailangan natin mag-hajj? Bakit kinakailangan natin magbigay ng zakat, tawang gawa, para sa mga mahirap? So hindi na naaabutin ang kanyang kaisipan. Bakit kinakailangan natin magtalokbong? Hindi na kayang aabutin ang kanyang kaisipan. O kaya ay dahil sa environment na parang ang tingin nila sa mga nagtatalokbong ay mga masamang mga babae, so yun ang pagkaunawa nila. Pero nakakalimutan nila, hanggat sa ngayon ay si Maria ay nagtatalokbong pa rin. Namatay na pero nagtatalokbong pa rin. Ha? Ang ina ni Hesus Kristo, sumakanila ang kapayapaan ay nagtatalokbong pa rin. Nakakalimutan nila ng dahil sa environment. So lahat ng kalikasan natin, lahat ng kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumasang ayon sa kalikasan natin. Ano ang sinabi ng isa sa mga pantas sa pananampalatayang Islam? Si Izzuddin al-Bayanun. Istaslim li ahkamil Islam. Fa innal Islama mushtaqqun minal istislam. Wa la taqisil umura bi'aqlik. فللعقل حد ينتهي إليه كمال البصر حد ينتهي إليه. استسلم لأحكام الإسلام. Ang Islam ay hinango sa salitang istislam. Pag-surrender. Kanina, hinango sa salam. Ang Islam ay kapayapaan. Ang Islam ay pag-surrender, pag-suko. Hinango sa salitang istislam. Sabi ni Izzuddin al-Bayanuni, isa sa mga pantas sa pananampalatayang Islam. Isuko mo ang sarili mo. Istaslim li ahkamil Islam. Isuko mo ang sarili mo sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay mga batas ng Islam. Istaslim li ahkamil Islam. Fa innal Islam mustaqqun minal istislam. Sapagkat ang salitang Islam, ang Islam ay hinango sa salitang istislam. Ang ibig sabihin ay, ng istislam ay pagsuko, pagsurrender. Wala takisil umura biakli. Huwag mong gawin ang iniyong kaisipan na siya ang maghato sa mga kautosan o mga batas ng pananampalatayang Islam. Huwag mong gawin ang iyong kaisipan na siyang maghahatol. Halimbawa, kung hindi matatanggap ng kaisipan mo, hindi mo na gagawin sapagkat hindi natatanggap ng kaisipan mo. Sapagkat sabi ni Izzuddin al-Bayanuni, fa inna falil aqli haddun yantahi ilay kamalil basari haddun yantahi ilay, sapagkat ang kaisipan daw ng tao ay mayroong hangganan, mayroong hangganan katulad ng paningin ng tao mayroong hangganan. Kahit gano'n ka ang paningin mo, ang tingin mo, ang mata mo ay napaka wala pang sakit, wala pang pagkukulang, pero dito sa likod ng iPad ko na ito, hindi ko na makikita. Hindi ko na makikita. Sa mga likod nyo, hindi ko na makikita. Dito sa ilalim, hindi ko na makikita. Kahit wala pang makahadlang, mayroong hangganan ang paningin natin. Kahit wala nang makakahadlang dyan, ay mayroong hangganan ang paningin natin. Gaya katulad yun ang kaisipan natin. Mayroong hangganan
ang mga kaisipan natin. Kaya huwag natin gawin na maghatol ang mga kaisipan natin. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Hindi maaari, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng isang Muslim na lalaki o kaya ay babae. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Hindi pwede sa isang lalaki na mu'min na nananampalataya at isang babae na nananampalataya na kung may kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا قَضَى أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kung may kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon pa sila ng pagpipili o kaya ay pag-aalinlangan. Kung ano ang kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sama'an wa ta'at. Sumunod tayo sa kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga definisyon ng Islam, para maunawa natin ang Islam, al-Islamu, sabi ng mga pantas, al-Islamu ma kala Allah wa kala Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ang Islam daw ay kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang sinabi ng kanyang suku na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon natin. Pero sa panahon ni Jesus, kung ano ang sinabi ni Hesus Kristo, suma kanyang kapayapaan. Sa panahon ni Moses, ang Islam sa panahon ni Musa alaihi salam ay kung ano ang sinabi ng Allah, ang nag-iisang Panginoong Diyos, at sinabi ng kanyang sugo at propeta na si Moises, sumakanya ang kapayapaan. Lahat ng mga sinaw ng mga propeta, kung ano ang sinabi ng Allah at kung ano ang kanilang sinabi, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sinabi ng Allah at kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Islam sa kabuuan, relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumasang-ayon sa kalikasan natin, matuwid na daan na sumasang-ayon sa kaisipan natin, sa mga likas na paglikas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, likas na pamana, relihiyon na itinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinunod ng lahat ng mga propeta. Sa madaling sabi, relihiyon, dinul anbiya alayhimus salam, relihiyon ng mga propeta. Lahat ng mga propeta magmula sa kay Adan, lahat ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa kay Noah hanggat sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kanilang relihiyon na itinatag para sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang nagtatag? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pananampalatayang Islam na sumasang-ayon sa kalikasan natin, sumasang-ayon sa kalikasan ng buong sangkatauhan. Kaya al-Islam salihun fi kulli zamanin wa makan, ang Islam ay nakabubuti o kaya ay sumasang-ayon sa kahit anumang panahon at kahit saan mang lugar. Ang Islam sa Saudi, yun din ang Islam dito. Yun din ang susundin natin na Islam dito. Ang Islam sa panahon ni Moises, yun din ang susundin natin ang Islam. Panahon ni Propeta Muhammad, yun din ang susundin natin na Islam. Panahon ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun din ang Islam na susundin natin. Isa sa likas ng kalikasan ng Ummah Islamiyah, isa sa kalikasan ng Ummah, lahat ng mga tauhan o mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkakaisa. Unity. Nagkakaisa, sabi ni Doktor. Nagkakaisa sila. Bakit? Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sa surat al-Anbiya, sa surat al-Mu'minun, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fattaqun. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
na ito ang inyong nasyon, ito ang inyong umma. Wa ana rabbukum fa'budun, sa suratul anbiya, sa suratul anbiya, ako ang inyong Panginoon na nararapat yung sambahin, at ako ang Panginoon na nararapat yung katakutan. So nagkakaisa ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likas na magkakaisa. Bakit, mga kapatid? Sapagkat isa lamang ang kanilang Panginoon, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at yun siya lamang ang sinasamba nila, at sinasamba nila sang-ayon sa pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad, kayo ay magsamba, kayo ay magdasal katulad ng aking pagdarasal, kayo ay mag-ayuno katulad ng aking pag-ayuno, kayo ay magtuwad-tuwad, magdasal, sallu kamara ay tumuli usalli, katulad magdasal kayo katulad ng aking pagdarasal. So isa lamang ang kanilang pamamaraan na pagsasamba, isa lamang ang kanilang sinasamba, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa lamang ang kinatatakutan nila. Kung minsan di magkakaiba, hindi magkakaisang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong dahilan? Naligaw sa Panginoong Diyos. Naligaw sa Panginoong Diyos. Kumilala sa ibang Diyos-Diyosan, katulad ng mga Shia. Katulad, mga kapatid, ng mga Shia. Ito ay halimbawa, hindi natin tatalakayin. Ayaw natin na masaktan, pero kailangan na maunawaan niya. Naligaw sila sa kanilang pagsasamba. Sapagkat ang mga muski nila, makikita niyo. Di ko alam dito kung may mga nakita niyo na muski ng mga Shia dito. Pero doon sa labas, ha, sa mga bansang Arabo, ang mga muski nila, sa halip na may sulat, Ya Allah, ang nakasulat ay Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Pagkatapos pinapalo nila ang mga sarili nila, dinuduguan nila, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Magpapakamatay na sila, Ya Hussein, Ya Hussein. Katulad din ng mga Kristiyano, mga kapatid natin ng mga Kristiyano. Naligo sila sa halip ng Panginoon nila, lumikas sa Hesus Kristo. Ang sinamba nila ay si Hesus Kristo. Nagpapakamatay sila sa pagbuhat nila sa krus. Nagpapakamatay na sila. Yung iba, ipapakon nila ang sarili nila sa krus. Nabago ang kanilang pagtingin sa kaligtasan. Ang kaligtasan nila ay hindi sa pagsamba na nag-isang Diyos, pagkilala sa tagapaglikhang Diyos na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang pagpapakamatay sa krus. Hindi katulad ng sinabi ni Hesus Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos at si Hesus Kristo na iyong isinugo. So unang-una, sa mga paksa nating tatlong, mga kapatid, ang Islam ay sumasang-ayon sa kalikasan natin. Yung dalawa, insala, kung may time tayo mamaya, insala, patuloy natin. Hanggang dito lamang, mga kapatid, para at least may time tayo sa merenda o kaya hapunan, o kaya paghanda sa pagdarasal natin, insha'Allah. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, continuation of our speaker, Sheikh Abdul Khadi, commander for his topic, insha'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبحمده نستعين وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. سيدنا بنت الدنيا ميرون تايم تاكل صحصح ونفخ سماتين الفطره السليمه سيدنا لقيناتين ان كنتاوى الفطره ان فطره اي لكاس sumasang ayon sa kaligtasan. Ang pananampalataya ng Islam ay sumasang ayon sa kaligtasan natin. Ikalawa sa paksa natin ay matatandaan niya, insyaAllah. Ito yung sinabi ko kanina, kahit yung mga paksa lang ang matatandaan. Ikalawa ay al-wasati, al-manhajul wasati, ang moderation, ang moderate na pag-approach o kaya ay pagsunod sa pananampalataya. Ikatlo, ano yung ikatlo?
الحل المناسب للمشكلات البشرية. أن سولوشيون أن كوبلا سولوشيون سلاحات مع بروبليما ننسان كتوهان سونا هنا أن إسلام إليكاس نفمان نبغيب ناتين المعبتي أن إسلام إليكاس نفمان ريليهيون na ipinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumasang-ayon sa kalikasan natin. Sumasang-ayon sa kalikasan natin. Natalakay natin insyaAllah. May natatanggang kayo sa nabanggit natin na mga halimbawa kanina? Mga kapatid, mayroon ba kayong natatanggaan? May natandaan kayo sa mga binigkas natin kanina o kaya ay pinag-usapan natin hinggil sa al-fitra o kaya ay kalikasan. Ang Islam ay likas. Sumasang-ayon sa kalikasan natin. Sumasang-ayon sa likas na paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magmula sa ating mga doktrina, sa ating mga pagsasamba at sa ating mga pakikitungo, lahat ng mga batas ng Islam ay sumasang-ayon sa kalikasan ng mga tao. May natatanggan kayo kanina, yung kanina? Sino ang makapagbigay na kahit sa mga halimbawa sa natalakay natin mga talata o kaya ay hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay mga kasabihan ng mga pantas o kaya ay isang batas sa Islam na sumasang-ayon sa kalikasan natin. Sa mga sister natin, ano ba ang natandaan niyo sa mga tinalakay natin kanina? Hindi sa Al-Fitratus Salim. Yung hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipapanganak ang sino ng tao ang sanggup sa ang kanyang pananampalataya ay Islam, pagkilala sa isang Diyos. So ano ang dahilan? Bakit may iba ang kanyang reliyon? At saka siya magsasamba ng nilikha? Bakit siya magsasamba ng rebulto? Ano ang dahilan? Ang mga kapatid, ano ang dahilan? Nang dahil sa kanyang mga magulang, dagdag ang mga nakikita, yung environment. Al-insano madaniyong bitabahi, sabi ng mga pantas. Ang tao ay sumasang-ayon sa kung ano ang nasa environment. Kung ano ang nakikita. Kung ano ang nakagisnan. Pero sa katunayan, ang tao isisilang sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang tunay na katawagan sa mahal na tagapaglikha maliban lamang sa Allah. Huwag natin tawagin na tatawagin natin na Diyos, pero hindi yun ang kanyang pangalan. Tatawagin natin ang God, pero hindi yun ang kanyang pangalan. Tatawagin natin ang sa Panginoon, pero hindi yun ang kanyang pangalan. Ano ang kanyang pangalan? Allah. Sa surat As-Saffat, inna alladhina qalu rabbuna Allah, katotohanan na sila yaon na sinasabi nila ang aming Panginoon ay si Allah. Ang aming Panginoon ay si Allah. Ang aming Panginoon ay ang Allah. Yun daw ang kanilang Panginoon. So ang nag-iisang Panginoon na kapaglikha ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Darating tayo, papasok tayo sa ikalawang paksa natin. Ano yung ikalawang paksa natin? Ang Islam ay moderate.
moderation ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay moderate na umma wasapa. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surat al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ganyan namin nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan natin makikita? Sa surat al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ganyan namin nilikha kayo na mga umma, na mubirit na mga umma. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, upang kayo ang sumaksi, upang kayo ang sasaksi, sumaksi sa lahat ng mga sangkatauhan. So, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanina, likas ang pagkakaisa natin sapagkat isa lamang ang ating Panginoon, isa lamang ang ating sinasamba, at isa lamang ang kinatatakutan natin, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha tayo na nagkakaisa, and then redirect na mga umma. Ang approach natin, ang pagsunod natin ay redirect. Moderation. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Hindi lumalampas, hindi nagkukulang, walang kulang at walang labis ang ating pagsunod sa pananampalatayang Islam. Wala sa Islam ang katulad ng sinabi ni Doktor, yung mga ibang mga tao na lumalampas ang kanilang pagsunod sa pananampalatayang Islam. La ifrata wala tafrit. Walang kulang at walang labis ang ating pagsunod sa pananampalatayang Islam. Walang terorismo sa Islam. Walang extremism sa Islam. Walang fundamentalism sa pananampalatayang Islam. Walang sobra sa pananampalatayang Islam. Bakit? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukod sa talatang binigkas natin? Na ang ating katangian, sabi ng Allah sa surat al-Baqarah, ay moderate. Moderation, katamtaman. Yun ang ibig sabihin ng moderation, ha? Katamtaman. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yushadda hadha ad-din rajulun illa ghalaba. Walang isang lalaki na lampasan ang karapat-dapat sa kanyang pagsunod sa Islam, kundi tatalunin siya ng Islam, hindi niya kayang talunin ng Islam. Kung ano ang utusan, sundin, pero huwag mong lampasan si Propeta ang pagsunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang tatlong mga kalalakihan sa kay Aisha radiyallahu anha. Sino si Aisha? Sino si Aisha? Asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Aisha lang ang kanyang asawa na dalaga. Si Aisha lang ang kanyang asawa na dalaga. Dumating sa kanya ang tatlong mga kasamahan o kalalakihan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong sila sa kay Aisha kung ano-ano, kung sino-sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang tugon ni Aisha sa kanila?
si Propeta Muhammad ay nag-asawa, si Propeta Muhammad ay nag-ayuno, pero itinitigil din ang kanyang, itinitigil din niya ang kanyang pag-ayuno. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdadasal sa gabi, subalit natutulog din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay tao, at ang kanyang pagsunod sa Islam ay sumasang-ayon sa kalikasan ng mga tao. Ngayon, ano ang sinabi ng tatlong ito? Pinamaliit nila si Propeta, ang mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng isa, ako ay hindi na kailanman mag-asawa. Sabi ng isa, ako ay mag-ayuno at hindi ko na ititigil ang aking pag-ayon. Sabi ng isa, at ako ay magdarasal sa gabi at hindi na ako matulog, kundi magdasal lamang ako sa gabi. Subalit ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa minal layli fatahajjad bihi, kasama sa gabi, kasama, wa minal layli, kasama sa gabi, na ikaw ay magtahajjad, o ikaw ay magdasal sa gabi, hindi buong gabi ay pagdarasal. Pagkatapos, ikinuwento ni Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kasaysayan ng tatlong kalalakihan na ito. So ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ako ay mag-asawa at ako ay magdasal sa gabi, subalit matutulog din ako, at ako ay mag-ayuno, subalit ititigil ko din ang aking pag-ayuno. Alaykum bi sunnati, nararapat sa inyo na inyong sundin ang tradisyon ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ang pag-asawa ay aking tradisyon, aking kaugalian. At sino man sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumanggi sa aking tradisyon ay hindi kabilang sa ating mga tao-tauhan o kaya ay mga umma. Sino man ang tumanggi sa kautosan o kaugalian, tradisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi magiging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung lampasan natin halimbawa ang paniniwala natin sa isang Diyos, ang mga haligi ng Islam na lima at mga haligi ng iman na anim, kung lalampasan natin at yan ay katuluan sa doktrina na itinuro ni Anghel Gabriel, ito itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Santa Tawang sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Kung lalampasan natin, ano ang mga sa atin? Lampasan natin ang limang bisis kada araw. Kalikasan natin ang likas, ang pagdarasal sa limang bisis kada araw ay sumasang-ayon sa kalikasan natin. Huwag natin sabihin na napakarami. Huwag natin sabihin. Pag sinabi natin, ay napakarami din pagkakamali na nakakamit natin. Napakarami yung pagkaligaw ng mga kaisipan natin. Napakarami tayong mga nakikita na mga hindi karapat-dapat. Napakarami tayong mga biyaya na tinatanggap na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin ang limang bisis na dasal ay sobrang lampas, hindi sumasang-ayon sa kalikasan natin. Hindi sumasang-ayon sa kalikasan natin, so sumasang-ayon sa kalikasan natin. So huwag din natin lampasan, sapagkat yun lamang ang sapilitan ng mga dasal bukod sa mga ibang dasal na iniatas ng pananampalatayang Islam. Pero yung sapilitan sa kada araw na dasal, limang bisis ang sapilitan. Ano ba yung limang bisis na dasal? Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Aysa, huwag tayong gumawa ng pang-anim na dasal. Huwag natin gawin ang limang
haligi ng Islam na anim, huwag natin gawin ang anim na haligi ng iman na pito sapagkat salungat yun sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang doktrina natin sa Panginoon ay katamtama. Patanong brother, naniniwala tayo sa Allah. Naniniwala tayo sa mga propeta. Naniniwala tayo sa kay Moises. Naniniwala tayo sa kay Jesus. Pero ang mga ibang mga kapatid natin na mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga kapatid natin na mga Kristiyano, hindi sila naniniwala sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin sambahin si Moses, hindi natin sambahin si Jesus, pero paniniwala natin na bilang propeta at hindi matatanggap ng Allah ang paniniwala natin, hindi tatanggapin ng Allah ang pagkakamuslim natin kung hindi natin paniwala si Jesus. Walang Muslim sa buong mundo na hindi naniniwala sa Jesus. Pero bilang propeta, nag-iisang ang Allah, ang ating Panginoon, siya lamang ang sinasamba natin. Katamtaman mga kapatid. Katamtaman. Magdasal tayo katulad ng pagdasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katamtaman. Bago lang na nakalipas ang paghats. Di ba nakikita ninyo mga kapatid natin ang mga Muslim na naghahalik ng Kaaba, naghahalik ng Blackstone, nakikita nyo sa telebisyon, yung mga kapatid natin na mga Muslim, pag naghat sila, humahalik sila sa Kaaba, o may tinatawag na Hajar al-Aqsa. Minsan may mga Kristiyano na binabato tayong mga Muslim at sinasabi nila, ang mga Muslim din ay katulad ng mga Kristiyano na nag-aalit ng mga rebulto sapagkat mahalit din sila sa Blackstone doon sa Kaaba. Nag-aalit tayo mga kapatid. Pero ano ang sinabi ni Umar radiyallahu anhu? Sino si Umar? Ikadawa na khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kaibahan. Sila nag-aalit sa rebulto pero bilang pagdakila sa rebulto at pagsasamba sa rebulto, humahalik tayo sa Blackstone bilang pasasalamat at bilang pagsunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sinabi ni Umar radiyallahu anhu? Innaka hajarun la tadurru wa la tanfa wa lawla anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu kama qabbalta. Katotohan ang sabi ni Umar radiyallahu anhu. Si Umar, ikalawa sa mga khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sinabi niya, katotohanan na ikaw ay bato. Saan niya sinabi? Sa Hajar al-Aswad, sa Blackstone, na hinahalikan natin. Hinahalikan nila, hinalikan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hahalikan natin, hinalikan ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ang paghalik na bilang pagsunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Umar, katotohanan na ikaw ay bato, na hindi nakadudulot ng kabutihan at hindi makakatanggi ng kasamaan kung hindi ko nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinalikan kanya, kailanman ay hindi kita hahalikan. Kung hindi ko nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinalikan kanya, hindi kita hahalikan. Hinalikan niya Umar, hinalikan ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad nang dahil sa pagsunod sa tradisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikumpira natin ang mga reporto na nilikom ng pangkaraniwan ng mga tao. Bakit nila hinahalikan? Hinalikan ba ni Jesus? Sumakanya ang kapayapaan? Wala! Paano nahalikan ni Jesus na wala yan sa panahon ni Jesus?
bago niyang ginawa ang mga rebulto. Ginawa ni Likom. Samantala ang Blackstone ay sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula sa paraiso. Nagmula sa paraiso na naging na sa unang panahon noong binaba, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong batong ito ay puti-puti. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangyaring maitim nang dahil sa mga kasalanan ng mga tao. Halikan natin, ibinigay ng Allah na palatandaan na mayroong paraiso sapagkat ito ay mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hahalikan natin bilang pasasalamat, ikalawa bilang pagsunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayo magkamali sa intensyon natin. Kaya sabi ng mga ulama, ang paghalik ng Blackstone ay namamalagi sa katamtaman. Magiging pagtatambay pa paano? Kung hahalikan natin, ang layunin natin ay yun ang ginadakila natin, yun ang sinasamba natin. Pero magiging pagsasamba sa Allah kung hahalikan natin bilang pagsunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukatantama. Ang mga doktrina natin sa Islam ay katamtaman. Ang pagsunod natin sa pananampalatayang Islam ay katamtaman. Huwag natin lampasan. Ang sunnah ay sunnah. Ang wajib ay wajib. Sapilitan. Huwag natin gawing sunnah. Ang hindi sapilitan, huwag natin ipilit sa mga sarili natin. Katulad kanina, nagdasal tayo ng duhur. Pagkatapos may mga nagdasal ng sunnah, huwag natin ipilit sa sarili natin ang sunnah. Gawin natin kung kakayanin natin. Gawin natin kung may panahon. At huwag natin gawin nang dahil sa may nakakakita sa atin. Pati yung pagdarasal natin ay nasa pagitan ng pagtatambal at pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pagayunan natin ay namamagitan sa pagtatambal at sa pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Sabi ng mga pantas, kung magdasal ka dahil may nakakakita sa iyo sa pagtatambal, maliit na pagtatambal, riya. Kung hindi ka nagdasal nang dahil sa iniyosan mo na masabi ng mga tao na ikaw ay nagdasal, so umiyos ka na masabi ikaw ay nagdasal, pagtatambal din dahil ginawa mo alam-alam sa tao, dahil pinigil mo alam-alam sa tao, pero gawin mo alam-alam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yumakap ka sa Islam sa pagitan ng pagsunod at pagtatambal. Kung ikaw ay yumakap sa Islam nang dahil sa kay chairman ng DRIC, RIPC, si Brother Ustaz Pinoza, pagtatambal. Bakit? Sapagkat nagtambal ka, sumunod ka, alang-alang sa kanya, hindi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yumakap ka sa Islam, alang-alang sa Allah. Yun ang magbigay sa iyo ng reward. Hindi si brother, hindi si ustad, hindi si doktor, hindi si imam, hindi si ustad. Walang sino man na makapagbigay ng reward, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gumawa tayo ng mabuti, makaisip tayo ng mabuti, gaganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon tayo ng layunin kahit hindi natin nagawa. Kapag nakaisip tayo na itigil ang masama, kahit hindi natin naitigil, insyaAllah, gaganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng layunin natin ay gaganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Islam ay moderate. Doktrina ng Islam ay moderate. Pagsasamba ay moderate. Pag-asa pa mga kaugalian ay moderate. Lahat ng mga kaugalian natin, pati kito natin, ay moderate. Kahit pa sa panahon ng labanan, moderate ang
pakikipaglaban. Paano naging order? Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ugina, lilladina yuqataluna biannahum ghulibu wa inna Allah ala nasrihim lakum. Ipinahintulot lamang sa kanila na inapin na sila ay makipaglaban, lumaban, sapagkat inaapi sila. Pero ipinahintulot lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa United Nations, hindi ba ipinahintulot sa iyo? Lumaban, kung aapihin ka, kung papatayin ka, ha? Pero huwag ka pumatay, pero makipaglaban ka, lumaban ka. Sapagkat inaapi ka, pinapatay ka. So, moderate. Ha? Moderate. Ikalawa, huwag mo lang tumatay, makipaglaban ka, pinahintulog ka sa iyo na makipaglaban, pero kung hindi na makipaglaban sa iyo, huwag ka na. Stop! Ang kalaban, kinakalaban ka, ngayon, nakikipag-usap sa iyo, huwag ka na, hindi ka lang, di ba nang layunin ay para patayan. Pa ipinahintulot lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, kahit pa ginagawa mo na makipaglaban, ipinahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero mayroong mga bagay na hindi ipinahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga bagay na hindi ipinahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa sa panahon ng labanan, kahit pa kung dito na ba, dito na sa family, may mga bagay na hindi ipinahintulot sa iyo, how much kung hindi sa panahon ng labanan? Ano ang mga halimbawa, mga kapatid? Huwag patayin ang mga pare. Ha? Sa Islam nga, huwag patayin ang mga ulama. Mayroon ba sa kanilang kautosan na huwag patayin ang mga ustad? O kaya huwag may panahon ng labanan, medyo may gipit ang titingnan ay mga imam, ang mga ustad. Ngayon may mga bomba, may mga narinig natin. Pag makikita nila ng Muslim, makita mo yung mga pulis na, pititigan ka. May balbas ka, pititigan ka. Bakit siya? Bakit ganun? Ha? Bakit ganun? Pero sa Islam, panahon na makaral, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi niya ilulimay sa kanyang mga kasamaan, sa panahon pa na makaral, na huwag patayin ang mga pari. Huwag patayin ang mga matanda, huwag patayin ang mga babae, huwag patayin ang mga bata. Mayroon pa mga kapatid, mayroon pa mga kapatid, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan hindi madalas na narinig natin itong mga hadis o kaya ay mga patakaran sa panang-panang pakikipaglaban. Ano pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala taqtul fallaha, wala taqtul tajira, huwag ka pumatay ng mga nangangalakal. Ha? Nangangalakal yung mga bindo, huwag patayin. Kaya sabi ni doktor, hindi mga Muslim, ha? Pero kahit pa Muslim din doktor, pero Muslim na makasalanan. Muslimun usap, Muslim na lumalabag sa kautusan. Anong kasalanan ng mga dindo? Nangangalakal, nagtitinda, nakahanap buhay. Mayroon pa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taktong fallah, panahon na ng labanan, may makita ka na nag-fallah, yung farmer ba? Nagtatanim, huwag mong patayin. Anong kasalanan ng nagtatanim? Ha? Anong kasalanan ng nagtatanim? Hindi. Kahit pa nakikipaglaban, kung masama pa sa kamay mo, anong mas mainam? Patayin o kaya hindi patayin? Huwag mong patayin kung hindi na lumalaban. Panahon pa ng labanan. Ganyan ang pananampalatayan ng Islam. Katang-tama. Katang-taman. Pag lumampas ka, ingatan mo kasi lalabag ka na sa kautusan ng Allah. Kapag nagalit ka, ingatan mo. Kaya sa Islam, yung husgado, just hindi pwede humarap sa judgment kung siya ay nagagalit.
Inatan mo, kahit ng pagkatay ng kambing, kung nagbismillah ka, Allahu Akbar, nagagamit ka sa kanya, masama. Kasalanan, inatan mo ng galit. Tuhama, kung kumatay ka ng hindi kinakatay, at sasabihin mo pa Allahu Akbar, yung kumakatay ng tao, Allahu Akbar, galit na galit, Allahu Akbar. Tapos kakatay niya, hindi yun ang dapat nakatayin. Bakit hindi niya kinatay ang mga kambing? Kahit sa kambing ang kanyang kakatayin. Kung kahit di kasi niya ang Allahu Akbar, na nagagalit, hindi pwedeng katayin. Hindi pwedeng katayin. Tuhama, kung tao ang kinatay mo, kinatay mo na ang tao, walang kasalanan, ha? O kahit pa may kasalanan, hindi dapat nakatayin. Kung papatayin ayon sa batas na pananampalataya ng Islam na mainam ng pagpatay na katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay pumatay, mainam na pagpatay, and then kung kayo ay pumatay, matulis ang inyong ikakatay, matulis sapagkat inirasan ng Islam na kahit yung ano, kahit yung ibon, kahit yung kambing, kakatayin sa hindi matulis. Ang tawag doon ay karasay ba? Ano yung karasay? Nahihirapan. Nahihirapan ay nangyawal na kung tao papahirapan mo sa kanya sa pagpatay sa kanya. Sa Islam mga kapatid, pero hindi natin kayang ito ianyaya. Pero sa Islam ipinagbawal na magpatay sa pamagitan ng sunog. Sa Islam, magpatay sa pamagitan ng ilunod sa tubig. Sa Islam, lahat, yung mga awlamas, malikiya, yung mga pantas sa Sharia. Sa Islam, lahat ng mga sandata na makasunog sa katawan ay hindi pwede. Pero ang problema ngayon, lahat ng mga sandata ay nakakasunog. Yun ang problema ngayon. Pero kung may pagkakataon na makarating tayo sa United Nations, ipapalag ang mga sandata na nakakasunog sa tayo sa pakikbawal sa pananampalataya ng Islam. Bawat sa pananampalataya ng Islam, yung mga nakasunog ng tao, ha? Masusunog ang katawan ng tao. Si Propeta Muhammad, nagaanan niya ang mga langka, sinunog ng isang kasamahan ni Propeta Muhammad, kinundi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad, ito ang kanyang sinabi, katotohanan, sabi niya, na walang pwedeng magpatay sa pamamagitan ng apoy maliban sa Panginoon ng apoy. Walang magpatay sa pamamagitan ng apoy maliban sa Panginoon ng apoy. Ipapalo mo sa sunugin. Katulad ng mga kayo, isang pilot na Jordan, sinunog ng mga kapatid natin, inatay sa pamagitan ng sunog. O kaya dito din sa atin, yung mga pamamaraan ng pagpatay. Ang pananampalataya ng Islam, moderate ang kanyang doktrina, ang kanyang pagsasamba, moderate ang kanyang pagsunod ay moderate. Isa lang ang natira. Gusto ko na itigil dito kasi alam kong humahaba ang oras natin pumapasok tayo sa mga katuruan ng pananampalataya ng Islam. Ikatlo, inshallah, napaksa natin kahit hindi natin i-detalya, inshallah, ang Islam ang solusyon, ang top na solusyon sa lahat ng problema ng sanansang katawan. Lahat ng problema natin, lahat ng alam niyo na problema, Islam ang kasagutan. Islam is the solution. Islam ang kasagutan, sabi ni Dr. Knight. Islam ang kasagutan. Lahat sa doktrina, sa pagsasamba, problema ng mga tao sa ngayon, problema ng terorismo, Islam ang kasagutan. Islam ang kasagutan. Hindi pwedeng patayin ang terorismo sa pamagitan ng terorismo. Hindi pwedeng patayin ang terorismo, ipatigil ang terorismo sa pamamagitan ng terorismo. Islam, kung ano ang patakaran ng Islam, yun ang solusyon. Islam ang solusyon sa mga criminals. Diba sa kay presidente natin, tatlo, corruption, and then criminals, yan yung droga. Islam ang solusyon
sa droga. Kriminal at sa droga, Islam ang solusyon. Nauna ang Islam. Ano ba yung pinangalagaan ng Islam? Yung limang ad-darurat or hadd. Limang mahalaga na pangangalagahan ng Islam. Five essential. Mga pangangailangan na kinakailangan na pangangalagaan natin. Religion, ang sarili, ang katawan natin, pangangalagahan. Lahat ng nakakasira sa religion ay bawal. Lahat ng nakasisira sa mga katawan natin ay bawal. Kaya ang Panginoong nangalak, siya po nakakasira sa katawan natin, kaya bawal. Lahat ng nakakasira sa kaisipan natin ay bawal. Lahat ng nakasisira sa kaisipan natin ang bawal. Noong may pasako sa devil na mga estudyante ang nag-imbita sa akin, mga nagtatakos sila ng mga nursing dun sa San Pedro Hospital. Kasagsagan ang pag-usap sa mga droga. Pero nabanggit ko doon na hindi lang dapat na droga ang ipagbawa. Ha? Diyan sa Maynila, mga rugby. Ha, doktor? Pumunta ka diyan sa Maynila, maraming mga kabataan na namamatay na doon sa mga kalsada dahil sa pagrarugby. Nakakasira sa kaisipan. Sa Islam, tingo ang solusyon Islam. Sapagkat lahat ng nakakasira sa kaisipan ay ipinagbaway ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakakasira sa salapi. Lahat ng nakakasira sa salapi, yung mga salapi natin, kung gastusin, nang wala na sa kayusan, kung itapon natin, kung sunugin natin, ibabawal yun, lahat ng nakakasira sa mga salapi natin ay bawal. Lahat ng nakakasira sa community ay bawal, sa mga kababayan natin. Ha? Lahat ng bakit pinangangalagaan natin ang mga kababayan natin? Sapagkat sila ay marangal. Lahat ng nakakasira sa kanila, nakakasira sa pananampalatayang Islam at ipinagbawal ng ating pananampalatayang Islam. So yan ang doktrina o kaya konsepto ng Islam sa lahat ng mga crimes, sa lahat ng mga ipinagbawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang Islam ang solusyon. Islam ang solusyon. Problema ng mga kapatid natin ng mga Kristiyano na ang kalalakihan minsan ay mananatiling nangangalam niya. Bakit? Dahil hindi pwede maghiwalay at hindi rin pwede mag-asawa. So mananatiling nangangalam niya. Ano ang solusyon? Na madirekta solusyon at angkop sa kalikasan natin, walang iba kundi ang Islam. Kinasusok naman ang Allah ang paghiwalay. Walang ipinahintulong ng Allah, ipinahintulong niya kung kakailanganin, pero kinasusok naman niya maliban sa paghiwalay. Eh kung magsasama kayo na walang kabuluhan ng inyong pagsasama, eh di maghiwalay. Pero maghiwalay ng maayos. Ha? Maghiwalay ng maayos. Hindi katulad ng mga kapatid natin ng mga Kristiyano na mananatili magkasama pero hindi nagsasama. Magkasama sa listahan pero iba ang kasama. Sa Islam, maghiwalay o kaya mag-asawa o kaya ay mag-asawa, mag-asawa at nananatiling magkakasama, hindi katulad ng naghiwalay, hindi magkasama pero may kasama. May kalibin, di ba? May kalibin. Lahat ng problema ang solusyon ng Islam. Problema ng mga kalalakihan ang solusyon ng Islam. Problema ng mga kababaihan ang solusyon ng Islam. Sa madaling sabi, lahang Islam ang solusyon sa lahat ng problema ng sangkatauhan sa anumang aspekto, mga kapatid. Ulitin natin yung tatlong paksa natin. Ang Islam ay likas na pamana, sumasang-ayon sa kalikasan natin. Al-fitratus salima. Ang Islam ay moderate. Ang pagsunod natin ay moderation. At ang Islam ang solusyon sa lahat
angkop na solusyon sa lahat ng mga problema ng mga tao ng sangkatauhan. Inshallah, huwag niyong kalikan itong tatlo na paksa natin. Idugtong niyo, pinakauna ang paksa ni Dr. Ting na ang Islam, the way to genuine peace. Ang Islam, ang pamamaraan, patungo sa tunay na kapayapaan. Patungo sa tunay na kapayapaan sa mundong ito, sa kabilang araw, patungo sa parayuso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Sino man na yumakap sa Islam, inshallah, kung mamamatay sa pagkakamuslim, siguro natin na makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga kautosan, sumasang ayon sa kalikasan natin. Pwede niyo kaming hamunin. Kung may makita kayo na ipinagbawal ng Allah na makakabuti sa atin, ha? Ay talo na kami. Kung may makita kayo na iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakasira sa atin, makakasira sa mga katawan natin, pero iniutos sa atin ng Allah, talo na kami. Lahat ng mga kautosan, tiyakin natin na ikabubuti natin pag sinunod natin. Lahat ng mga ipinagbawal, pag sinunod natin, ikakasama natin. Lahat ng ipinagbawal, pag itigin natin, ikabubuti natin. Hanggang dito lamang mga kapatid, maraming salamat at pasensya, medyo humahabang paksa natin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pakao dun si Dato, inlakao si Jam? Ako na. Okay. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dili siya kanang nahimo o balaki ingon sa Tagalog ang pag-ari o pag-atin aning Islamic symposium na atong gitalakay. Kung kita na ninyo kaganiha, yung doon tayo sa pamamahay, sa pilang taon tayo na pumasok sa Islam, yung sa lecturer natin kaganiha, sa dalawang lecturer o sa katatlong lecturer, so mayroon tayong makakuha na mga katuruan na yun ay wala sa atin, hindi lingig sa ating kaalaman. So yun ang pasalamatan ng bawat isa sa atin. Kasi kapatid, kahit ako, siguro almost 20 years na ako sa Islam, nangangapa-kapa pa rin ng kaalaman. Laman ninyo, hindi ito murag sili. Kanang sili ba? Dili kasili. Tingon sa Maguindanao, kasila. Nadunggan sa Bisaya, Kastila daw na ah. Uy! Manabuta kayo, patay ng Kastila. Ingon sa Maguindanao, kasila. Sili di ay. Dili ni sili, ngayon po sa amuhang gayon. Iksoon. Kung kita rin sunod sa Islam, oh, dili ko napit. Kailangan mo picture. Insulod ko sa Islam, wag ko musulod sa akong sarili. Wag ko musulod diri para at least magpudlo sa inyo. Giunan ako akong sarili, pero wala tayo may himo. Nga naman, bisag usan na lang kayatan, dapat ipahabot na to sa itong mga igsoon. So karoon mo, nagihimo sa RIDC. Igsoon, insulod ka sa relihiyon nga iyasal. Relihiyon nga kompleto. Reliyon na ay kulang. Reliyon na nagdala ng kabutihan. Reliyon na naglagay ng panubay. Dan, sistema, pinadala ang Quran para magiging sistema ng bawat isa sa atin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Jalikal kitabu lera ibapihi gudan din mutakin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakat. Ang kanato mga lumo na mga kaubayan, o sa mga lumo nato ng mga kausugan, ilabilas ang kanaton mga leaders ng Banwa, kanaton Dato, kanabi Dato sa Barangay Don Martin Marundan, si Dato Swaib Padaw. Patas daw ang gamot, Brad, para mailapod nila. Dato Swaib Padaw, pwede patasin mo yung gamot para makita sa mga ayo. O yung kanabi Dato, si Dato Abu Bakar Victor Sinabi. Patas po daw ang yung gamot dong. Mga balik Islam yan kanami mga dato, ano? So, ilabinas ang kanaton mga speaker, yamaw na si kanaton doktor, si Dr. Ting, at saka si Saif.
Abdul Hadi. So abang yang kain kuda kuadi yama remember ko na dili lang siguro imon ko yani sabsang kanako na programa gani pangayuan ko sila ng mga number. So pwede ko silang papasukon every Friday. Yung programa ko sa Sunrise Bulletin, kapatid, Monday to Friday, although yung pamagat doon ay Suwara ng Mati, doon may programa kami na Suwara ng Islam, at may programa din ako yung, hindi pa natatapos yung Radyo Astig, no, ng programa ko doon, gani yung si Alim Omer Tay Pagayawan, through internet yon. Sino yan yung magkapaningog sa itong mga panahon? Si Alim Tay Pagayawan, panggabing itong programa namin, programa Culto Islam and Guidance. So, panawagan ng Islam at ang pamarahan. So, inshallah, pagalikamutan ko, dahil kakamangan ko ng mga number silan, pwede ko silang papasukon during my program. So, pwede ko silang papasukon para makontinue, para dili mayo karingawan, si Saif, si Abdul Hadi, no? Para parang hindi niyo malilimutan ang kanyang pagka-energetic. Ito po ang una kong katanungan. Ang turo ni Allah at saka ni Prophet Muhammad ay napagandahan. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa tagapaglita. Kaya lang mahirapan tayong kumumbinsi ng ibang tao na aanib sa riyong Islam. Kasi nakikitaan din po na ang iba nating mga kapatid ay gumagawa ng labak sa kalooban ng ating Prophet na Muhammad. Katulad po ng mga kapatiran natin na Islam na tinatawag na ngayong mga ISIS. Yun po bang doktrina ni Prophet Muhammad? Dinadagdagan po ba nila ng kanilang doktrina na handa silang pumatay ng maraming tao at pati na rin sila ay magpakamatay na rin. Dinagdagan po ba yung doktrina ni Prophet Muhammad na yung kapatiran ng mga Islam na tinatawag natin Muslim ipumapatay sila sa pamagitan ng tinatawag natin terorismo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wabihi nasta'in. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na matuntunan natin, maunawa natin ang ating pananampalatayang Islam. Ang mga ginagawa ng mga ibang mga tao na alam natin na labag sa Islam, katulad ng pagpatay, pamamaraan ng pagpatay, tulad ng mga sinalaki natin. Sigurado na dagdag sa pananampalatayang Islam. Kasi kung tutusin natin, lahat ng mga doktrina, mga pamamaraan ng pagsamba, mga kaugalian, pakikitungo, mga batas, ay tinapos na yan. Natapos na yan at nakumplito na sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa ngayon, sabi ni Propeta, sabi ng Allah, sinasabi sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinumplito ko sa inyo ang inyong pananampalataya. So, yung mga kapatid, yung mga nakikita natin na hindi sumasang-ayon sa katuruan, sigurado brother na idinagdag sa pananampalataya. Ang hindi natin alam kung ano ang dahilan. Kaya ang malaking problema sa ngayon, isa din sa mga problema natin sa pamagitan ng pagsunod ay lumalampas
ang ibang mga kapatid natin na mga Muslim. Lumalampas. Pero, hindi yan ang huwara natin. Hindi yan ang simbolo natin. Huwag namang makaabala sa pagyakap sa Islam, pagsanib sa Islam nang dahil sa mga kaugalian ng mga kapatid natin na mga Muslim. Sapagkat sila'y mga Muslim, tatawagin ng mga Muslim na makasalanan, at walang sino man na tao na nilikha ng Allah na walang pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Lahat ng mga anak ni Adan ay nagkakamali, at ang pinakamainam sa kanila ay sila yaon na pag nagkamali ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakamali sila, nadadagdagan nila ang Islam, nakagagawa sila ng karumaldumal o lumalampas sa katuruan ng Islam, nagpapatay sila ng hindi karapat-dapat, wala sa kaayusan ng pagpatay at hindi dapat napatayin, pero hindi makaadlang yun sa pagyakap sa ilan. Mga tao lang yun sila. Hindi natin alam kung ano ang dahilan. Pagkakamali o kaya ay dahil sa katangian, minsan ang tao at tabao yaglibu at tatabo. Kahit gano'n mo sinikap na may tuwid mo ang sarili mo, pero yung kaugalian mo, yung nature mo ay lumilitaw din. Lumilitaw din. Ang taong magalitin, ang taong palagi nagmumura, kahit gano'n niya kimkimin, kapag andun na lilitaw ang kanyang lulubog, aangat, aangat ang kanyang dugo. So huwag tayong maabala ng dahil sa mga kaugalian ng mga tao. Sundin natin ang mga kaugalian ng Islam, katuruan ng Islam. Huwag natin sundin ang mga Muslim na nagkakamali. Bakit yung mga, bakit lumaganap ang pananampalatayang Islam? Dahil sa mga kaugalian ng mga Muslim na tama sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng isa sa mga dunong ng mga pantas sa Islam, al-malu yajlibu asdiqa'a al-maslaha. Ang money, ang pera, ay nakakahugot ng mga kaibigan na pawang interes ang gusto. Pawang interes. والجمال يجلب أصدقاء الشهوة. At ang kagandahan, kagandahan ng mukha ay nakakahugot, nakakakuha, nakakakit ng mga kaibigan ng pagnanasa. Pero ang kaugalian, sabi ng mga pantas, wal akhlaq tajlibu asdiqa'a al-umr wal akhirah. At ang kaugalian sa Islam, kapag yun ang sinunod natin, ang kaugalian sa Islam, kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang makakahugot, yun ang makakaakit ng mga kaibigan, ng magpakailanman ng mga kaibigan, kaibigan sa umur natin, sa edad natin, at kaibigan din doon sa kabilang araw. So yun, yun ang huwaran natin. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, ang mu'min na sumasampalataya, sumusunod sa kautosan, siya ang simbolo, siya ang modelo, siya ang mirror na isang nananampalataya. Pero ang kamalian niya, huwag mong sundin ang kanyang kamalian sapagkat siya ay tao. Kung ang mga tao ang sinunod, siya ang mga kamalian ng mga tao ang sinusunod natin, wala kang anumang magiging rinuhiyo. Wala kang anumang magiging itiki. Bakit? Walang sinuman na walang pagkakamali. Walang sinuman na tao na walang pagkakamali. Nakagisnan natin ang pagkakamali, pero hindi natin nakagisnan ang kamalian ni Propetang Adan. Pero ang pagkakamali, nakagisnan, napagmanahan natin. Yun ang napagmanahan natin, ang pagkakamali ni Adan, pero yung kanyang kamalian, hindi tayo nagmana sa kanyang kamalian, hindi tayo paparusahan ng Allah nang dahil sa kanyang kamalian, pero yung pagkakamali, lahat ng kanyang maangkan ay magkamali sapagkat siya ay
nakabali. Okay, brother? So, di nagdag na lang, hindi ko lang ma, hindi na lang natin ma-elaborate kung ano ang mga sinatinotsok ni brother na mga kamalian na idinagdag nila. Pero, sigurado na kung labag sa katuruan, sigurado na idinagdag nila. Idinagdag nila. Alhamdulillah, nung pumunta ako sa Jordan, sa Sudan, narinig ko sa'yo ng mga kapatid natin ng mga Arabo, isa din sa pinatalakay nila sa atin ay ang mga tungkol sa ISIS. Ano ang mga nakikita na mga gawain na hindi sumasang-ayon sa pananampalataya Islam. Mga kapatid natin ng mga Arabo, nagbigay tayo ng panayam tungkol diyan. Tinatalakay natin ang mga nakikita natin na labag sa pananampalataya Islam, hindi sang-ayon sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, may talo pa po ako. Alam naman po natin dito sa mundo, marami pong iba't ibang lahi na hindi nakakaintindi ng wikang Aramaiko o kaya Arabic. Yun po bang Quran eh, maaari po bang i-translate natin sa naayon sa wika ng isang tao? Ang banal na Quran ay, alhamdulillah, sa ngayon ay may mga saling translation sa iba't ibang lingwahe, sa English, sa Tagalog, at sa palagay ko mayroon din sa Bisaya, brother. Mayroon din sa Bisaya. Sa Iranon, mayroon. Sa Maranao, sa Maguindanao, mayroon. So, ibig sabihin, ipinapahintulot sa atin na isalin ang banal na Quran. Pero magkaiba, magkaiba ang original ng Quran at saka translation. Kaya, madalas makapal na makapal ang Quran na translation kasi andun yung original at andun yung translation. Kahulugan. Kahulugan ng kahulugan. Meaning ng meaning. Pagpapaliwanag sa kahulugan ng talata ng Allah. Pero yung kahulugan na yun, hindi yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magkamali yung translation, ang nag-translate ang nagkamali. Hindi nagkamali ang original sapagkat yung original salita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nagkaibang mga kapatid, kumpira natin sa Biblia, ang pagsalin nila sa Biblia, iba't iba pagkatapos ang salin, yun na ang nagiging original. Sa atin, ang salin, hindi yun ang salita ng Allah. Ang salita ng Allah, yung salitang Arabic, katulad ng nakikita natin na banal na Quran, yung mga salin o translation, pagpapaliwanag lamang sa kaulugan ng Allah, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo po at huli na ito. Ayon sa pananampalataya ng mga Kristiyano, si Adan ay nagkakamali, si Moises ay nagkakamali din. Ang tanong ko po, si Prophet Muhammad ba ay nagkakamali din po? Nagkakamali. Si Propeta Muhammad, hindi lang isang beses nagkamali sa pagdarasal. Walang perfectong tao. Nakalimutan yung pagdarasal. Nagkakamali sa pagkatao. Hindi siya anghel, si Propeta Muhammad. Lahat ang mga propeta ay mga tao. Yan, may malaking paksa yan sa Islam. Bakit hindi sila mga anghel? Kapagkat modelo sila, hindi pwedeng maging modelo natin ang mga anghel. So nakakamali sila. Pero hindi ko alam sa ibang mga propeta, wala akong nabasa, pero may hadis tungkol naman sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaman siya nakakamali, pero ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkamali. Para sa katuruan, para sa mga tao. Bilang katuruan sa mga tao. Meron siyang sinabi, inni la ansa walakin unassa wa dhalika lihikmah. Katotohanan na hindi ako sabi niya nakakamali kasi ginagabayan siya ng Allah. Pero ginagawa ko ng Allah na magkamali bilang katuruan. Bilang katuruan. Magkamali bilang katuruan. Pero hindi yung pagkakamali na katulad ng pagkakamali natin kasi ginagabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, brother, no? Yung mga katanungan mo, kasi alam ko na mataas pa yung idadadag sana ni Ustad dahil sa oras natin ay kinaiksi lang niya. So, balikan natin yung sabi mo kaganyan na yung papatay na sabi mo dinadagdag, dagdag ba yun sa katuruan ng propita?
So, sa discuss ganiya ni Ustad sa kanyang lecture, ina-answeran niya yung kanyang katanungan, ay doon ang answer sa lecture niya ganiya. Hindi man kailan ang Islam ay utos na papatay ng tao. Kahit papatayin ka ng isang tao, kapag ito lalabanan mo, kapag susurinder, hindi mo siya pwedeng papatay. Dahil utos na nga. Okay, yung katanungan mo po ay nasagot na sa during lecture. So, saka po ang tanga, may hapon. Tagalog. Magandang hapon po. Ito pong tanong ko ito ay ano ang nakaiba sa Propeta Muhammad at Propeta Jesus Christ? So, Ustad, si Doktor naman. Okay. Ang katanungan, Ustad, anong kaibahan? Ha? Kaibahan ni Propeta Jesus o Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam? So, Naba sila yung mga kaibahan sa mga katuruan o ano? Isa din sila ng mga propeta at mga sugo. Si Jesus Kristo ay kabilang sa mga dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ay kabilang din sa mga dakilang sugo ng Allah, propeta at saka sugo. Magkaiba ang propeta at saka sugo. Hindi lahat ng mga propeta ay mga sugo, pero lahat ng mga sugo ay propeta. Nagkaiba sila sapagkat si Propetang Jesus ay nauna kay Propeta Muhammad, at ang pinakahuli si Propeta Muhammad, wala nang darating na propeta pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkalipas ni Propeta Muhammad, pagkalipas ni Propeta Jesus, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan na sumunod sa kay Propeta Muhammad. Kahit sumusunod sa kay Propeta Jesus, kailangan din na sumunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Jesus tagapagligtas sa kanyang panahon. Hindi ibig sabihin na tagapagligtas upang sambahin, pero lahat ng sumusunod sa kanya, maliligtas niya. Pero noong nawala na siya, napalitan na siya, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya naman ang tagapagligtas. Pero hindi tagapagligtas na sasambahin. Pero kung sumunod ka sa kanya, maligtas ka. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man na sumunod sa akin, sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man na tumanggi sa akin, sumuhay sa akin, kanyang sinuhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So isa yun sa kaibahan nila, na una si Jesus, din dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung tutusin natin, lahat ng mga Kristiyano dapat na sumunod sila sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga Kristiyano dapat na sumunod sila sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa sa mga kaibahan nila, mga kabilang lang to, ha? Kasi pwedeng yung mga brother natin, sila Ustad, sila Imam, sila Brother Ismail, ay sa mga ibang susunod na pagtitipon yung pwede nilang dagdagan ng mga kasagutan natin. Kabilang sa kaibahan nila, si Muhammad ay namatay. Si Jesus ay hindi siya namatay. Hindi siya naipako sa krus, itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na buhay. Hindi siya namatay. Si Muhammad ay namatay. Si Muhammad ay nag-asawa. Si Jesus ay hindi nag-asawa. Pero hindi niya rin sinabi na huwag kayong mag-asawa. Ha? Si Muhammad ay nag-asawa. So isa yun sa mga kaibahan nila. Si Muhammad ay pinanganak sa pamamagitan ng dalawang magulang. Si Jesus ay nilikha ng Allah sa pamamagitan ng isang babae. Ha? Sa isang pamamagitan ng isang babae. So yun ang kabilang sa mga kaibahan nila. Pero nakakaisa sila sa pagkakapropeta, nakakaisa sila sa pagkasugo sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaisa sila sa layunin. Ano ang layunin nila? Ang pagsamba sa nag-iisang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Turuan ng lahat ng mga dilikha ng Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang kadahilanan, sabi ng Allah. Kaya nilikha ko ang mga engkanto at mga tao maliban sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nilikha ng Allah ang mga sangkatauhan mula sa kay Adan, sa panahon ng mga propeta, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikha ng
Allah ang mga tao para sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, brother? Okay, bilang dagdag, no? Ang kautusan po ang katuruan ni Jesus Christ at Muhammad ay parehas lang. Nagturo si Muhammad na isa lang ang dapat sambahin, ang Allah. Si Propeta Jesus din ay nagturo na ang sambahin ay nag-iisang Allah rin. No? So claro, nagtuturo ng oneness, usa lang ang Panginoon. At least, ang pagsasamba naman, kung si Propeta Muhammad ay nangugas sa kamay at mukla, paha, si Muhammad rin ay parehas din. At si Moses, si Aaron, at si Abraham. Kung papasok man sa balayan ng kuhanan, sa simbahan, tanggalin ang chinelas, parehas lang sila sa ginagawa ni Jesus Christ at Muhammad. So, tanggalin ang chinelas pagsunod sa simbahan. At ang pinakamainam, si Jesus ba ay dadapa magsamba? Dadapa po, katulad ni Muhammad, katulad ni Aaron, katulad ni Moises, katulad ni Abraham, dadapa magsamba at hingi ng kapatawaran sa nag-isang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, clerics, nangungupropita sa pagsimba po ay parehas lang ang kanilang tinuturo. At napakainam kasi ang kanilang reliyon ay Islam. So, mayroong katanungan ng isang babae tungkol naman daw ito sa paghihiwalay. No? So, hayaan natin ang babae, ating bigyan ng pagkakataon. Oh, Mrs. Klaruhan eh, kaya basi niya. Asukan pa sa inyong ban. Adilita, tugay na lang ko rin siya na pamukana. Kuan manggod, nga nung sa balaod sa Islam, pag ang lalaki ang mag-declare na mag-bulag, okay na yun. Tapos kung ang babae, bisag nasakitan na, gusto na mag-ibulag sa iyang bana, kaya muragili na may relasyon, hindi maghapon masugot. Dugay na ako na siya mapangutana. Dapat unta kang magtubag na. Magkay ba, unang-una, ang nature ng lalaki, katulad ng paksa natin kanina, magkay ba? Ang pinaka malakas ay lalaki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ang pinaka malakas ay ang mga kalalakihan kaysa mga kababaihan. Ang mga kalalakihan, ang mga asawang lalaki, sila ang naghahanap buhay. Responsible sila sa kanilang mga asawa. Ang mga kababaihan, sumusunod lamang sila sa kanilang mga asawa. Sumusunod sila sa kanilang mga asawa sa hindi pagsuway o sa hindi mali. Kaya may malawak na ibinigay sa mga kalalakihan na pamamaraan ng paghihiwalay. Pwede sila maghiwalay sa kanilang sarili. Sapagkat sila rin ang nag-asawa, sila rin ang pumipili, sila rin ang mag-asawa, silang nagbigay ng duri, at sila rin ang namamahala sa kanilang mga asawa. So pwede sila maghiwalay sa kahit anumang panahon, kahit anumang oras, sa panahon ng hindi na nila gusto ang lalaki, babae, hindi nila may bibigay ang karapatan ng babae sa babae, pwede sila maghiwalay. Sapagkat silang pamilya, silang nag-asawa, silang responsible sa lahat. Ang kababaihan naman, sumusunod sila si hindi sila gaano binigyan ng kasing lawak na ibinigay na paghiwalay, pamamaraan ng paghiwalay sa mga kalalakihan. Pero pwede rin sila maghiwalay. Mali! Sa katuruan, kung sasabihin na wala, hindi na pwede maghiwalay ang babae. Kailan pwede maghiwalay? Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang babae dumating sa kay Propeta Muhammad, nagreklamo sa kanyang asawa. Hindi ko na naibibigay ang karapatan ng aking asawa na lalaki sa akin. Sapagkat hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya mahal. Wala na akong pagnanasa sa kanya, walang malisin sa pananampalataya. Pinahiwalay sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat walang saysay ang pagsasama na walang mawadda, walang pagmamahalan at walang rata ginawa ba, yung mawadda tan rahma, wala nang awa. Wala na, kapag sakasakali na pipilitin ka lang ng lalaki, ayaw mo na, hindi mo na kayang ibigay, wala na siyang mararamdaman na tamis. So hindi ka pwede maghiwalay? Maghiwalay ka. Pero hindi ka lang magdesisyon na maghiwalay, pumunta ka sa
ang husgado, pumunta ka sa korte, pumunta ka sa imam, humingi ka ng paghiwalay. Humingi ka ng paghiwalay at makakapaghiwalay ka. So sa Islam, at talak, ang normal na paghiwalay ay nasa kamay ng lalaki. Pero mayroong paghiwalay na hindi normal, hindi talak ang pangalan. Tinatawag na hula. Ang ibig sabihin ng hula ay wala ka ng pagnanasa sa lalaki, humingi ka na may kapangyarihan na para makapaghiwalay ka. Makakapaghiwalay kayo. Kung pag-usapan natin yan, maraming pamamaraan, may mga batas ng Islam na madali ka makapaghiwalay. Ikalawa, mayroong tinatawag na fasak. Ibig sabihin ng fasak, gusto mo rin ang asawa mo. Pero naginom ng hala, hindi nagsasamba, mga pagkakamali, nanununtok ng asawa, pero gusto mo din siya. Pwede kayong mag-isawa, maghiwalay, humingi ng paghiwalay, pero ang tawag doon ay tinatawag na fasak. So, at-tala sa lalaki, al-khula sa babae, al-fasakh sa babae. Dalawang pamamaraan ang ibinigay ng Allah sa babae para makapag-iwala. Okay, sister? Napagandang katanungan na binigyan ng lunas ko. Hindi na yung ulugan na pagdating mamaya sa bahay, sabihan ko na kagad, mga babae, ayun, babae, ito ba? Wala yan. Gamay lang. Ha? Gamay lang, bikil ba? Mutas ang simon. Ha? Ano? Basi niya. So, naway, ngunin mo ganyan dito, di pwede. Pwede man tayo. Ha? So, napaganda, no? So, tingnan ba ninyo? Ang hikma ng Islam, sa sistema ng Islam, mga kapalabayan o kalalakihan, kung hindi kayo pumunta dito, maalaman ba ninyo yan? Masyari, no? So, sa yun na mga sistema, hingin natin sa Allah na ilayok tayo doon na sana po ay magmamahalan yung mag-aasawa. No? Ang edad ng babae, pag nag-iwalay sila sa asawa, kung hiniwalayan siya ng lalaki, ay either na tatlong buwan, ang pinakatama, tatlong pagririgla. So, tatlong buwan din. Nagkaiba lang ng mga pantas, kasi may nagsabi na tatlong buwan at may nagsabi na tatlong pagririgla. Pero ang pinakatama, tatlong pagririgla. Pag dumaan na yung tatlong pagririgla, ay naghiwalay na sila, hindi sila pwede magbalikan kung hindi sila ikasal muli. Pero kung hindi pa natapos yon, ay pwede pa sila magbalikan na kahit hindi na sila ikakasal muli. Okay, brother? So 40 days, or 100 days, yun. Tatlong pagdirigla. Tatlong pagdirigla. Oh, hindi iwalay na ba? Ang tanong mo, hindi nag-iwalay yung lalaki. Nag-iwalay lang sila sa lugar. Bale, alis na lalaki. Bale, na biglang sabi lang po ng lalaki na iwalay na tayo, tapos umalis yung lalaki sa ibang lugar. And then after 10 days lang po, bale, example, after 10 days, nag-contact yung lalaki sa babae, tapos yung relasyon nila muli nagkabalikan. Pero, naglampas na po ng ilang buwan, pero yung relasyon nila still continue lang po may contact, ng contact pa rin po. Tapos after 7 months or 8 months, nagbalik yung lalaki. Ang tanong ko po, ano po ba sila? Kasal po sila babatay? Kasal po sila ulit? Sabi ni Dr. Teng, hindi daw sila nag-iwalay. Pero, bale, yung, pero ganito ha? Okay, nabigla yung lalaki sa first, ano po nila, away. Tapos biglang umalis sa ibang lugar. Okay. Naintindihan na. Pero, hindi sigurado kung layo nilang lalaki ang pag-iwalay. Dahil sa galit. So, wala na yun. Galit lang po. So, galit, pero sa Islam, bawal. Sa Islam, depende sa layunin ng lalaki. Pero ipinagbawal din sa lalaki na magsabi ng pag-iwalay na hindi sangayon sa kaluban niya. Sa galit lang ito. Ha? Sa galit lang. Pero hindi pwede yun. Siya man po, after yung parang sinasabi niya na balik pala yun, kaya inano niya ulit, parang sinuyo niya ulit yung asawa niya. So yung tanong mo, wala nang kasagutan kasi hindi pala sila nag-iwalay. Kahit pa nag-iwalay ng kusa, hiniwalay ng lalaki ang kanyang asawa ng kusa, talagang nag-iwalay na sila. Oh, pero 40 days, pwede pa sila magbalikan.
hanggat sa hindi matapos yung tatlong pagbirigla, pwede pa sila magbalikan nang wala ng kasal. So kung hindi rin sila naghiwalay, salita lang, tampuhan lang, so anytime na magsama sila, kahit lumampas pa sa tatlong pagbirigla. Okay? Okay, brother? Tatlong pagbirigla yung pinakataas ko. Pinakataas. Okay. Okay, oh, atong biyaan na to kay Wato, Wato yung klaro. Murang naras kilid to. Kanang buwan, buwan to ka sa sariya. Buwan ka! Diri ka sa sariya. Mau to! Kinumuyo na ka nga! Buwan ka! Ikaw niya totoo niya may ngunan. Ningaw mong ko, kung tako na ako ng masawa. Isubli ba? Huwag mo doon ba? Huwag mo doon. Ate na buwan. No? Huwag rin na. Atong biyaan na. Uy, dali, dali. Kamurad na yung singas. Ah, wala yung walang singas. Okay, dali naman lalaki. Mga lalaki. Okay, okay. Magandang hapon sa ating lama sa ating lahat. Ang katanungan ko lang po, sapat na ba na marunong kang bumasa o humintindi sa Quran na naka-translate sa Tagalog o kaya sa Ingles? Hindi. Kailangan aralin. Dahil hindi ako marunong bumasa ng Arabic. Kaya mag-aralin. Yun lang po. So, katanungan, sapat na ba yun sa agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad sa kanya na balik Islam na marunong lang bumasa ng Tagalog, hindi marunong bumasa ng Arabic o Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sapat na ba yun daw bilang pumasok sa Islam na religion? Ang pagdarasal sa Islam, kinakailangan ang pagbibigkas mo ay Arabic language siya. Especially yung Surat al-Fatiha. Kaya kung hindi ka magbasa o magsalita man lang. O magsalita man lang ng Arabic. Kailangan hindi ka maka-performance sa sarili mo. So, ibig sabihin, although meron tayong mga translated na Quran sa Tagalog, mas mainam pa rin na pag-aralan natin ang pagbasa at pagsulat ng Arabic. Sapat sa mga nag-aaral pa, sa mga hindi pa nakakaalam, pero hindi sapat sa nakakaalam. So, ibig sabihin, sa mga nag-aaral pa, ayon sa mga pantas, kahit yung transliteration, yun lamang ang bibig kasi nila, pwede sila magdasal. Pero hindi sapat na ganun, magpakailanman ganun na sila magdasal, kasi walang katapusan, sabi ni Doktor, ang pag-aaral. Kailangan pag-aaralan din nila ang pagbigkas sa wikang Arabic. So walang katapusan kasi ang pag-aaral ay hanggat sa libingan, sabi ni Doktor. Pero sa abot ng nakakaya ng tao, sa panahon na yon, sapat na yun sa kanya na magdasal sa ganong pamamaraan. So, ibig sabihin, hindi niya pwedeng itigil ang pagdarasal dahil hindi nakabibigkas ng Arabic, hindi nakasaulo. Katulad ng sinabi ko, kahit transliteration, kaya kung wala pang naisaulo, kaya pwede niya basahin. Magdasal na rin at basa-basahin na lang ang kanyang binibigkas. Okay? So ang sistema na ganito, so dapat na kung marunong ka na magbasa dahil sa English na pagkasulat sa Arabic, so ang hindi mo hintuan, paano mo mabasa ang Quran? Yun ang pinakamabuti na tao. Mayroon namang tao na talagang hindi marunong gumawa. Hindi. Ibibigay lang ako na. Ibibigay yung kung gusto mo. Hindi. Yun na nga. Hindi siya marunong bumasa kasi hindi siya nag-aral, utang ko English, ng alphabet ng English. Pero kung pag-aralan niya yan, matuto siya, alam na niya, kung isulat mo yan, mabasa na niya. Ang Arabic ganun din. Pag-aralan mo ang alphabet niya, yung tinatawag na ni Bata sa alphabet niyan siya. Pag ma-memorize mo yan, makikita mo, mailhan mo ang mga sistema niya. Pag sumpay-sumpay yun na siya, mura nag-English yapon. So,
Kini ako nang ihatag sa inyo, no? Sa Cotabato City, na ako'y murid na sa 65 anyos na tibuli. Bisag, siguro, wak ko mamatay, bisag atong pariyon, kay paistoryahon ako sa inyo. Wala ka eskwela biduan. Akong gipaisti sa opisina tulo ka buwan sa Melbourne. Itudloan na mo paano makabasa. Pero sa iyang kakursumada sa iyang katigulang, wala pa nga mo itong tulo ka buwan kay balo na mo basa. Depende rin na sa tuwa. No? Inshallah. Namay tawin mo nga, adi, lisob na basaw? Kung sa may, di kami mong lisod nga, kung sa may imong pagmong nga lisod basaw nga, wak man imo itong iper kung tumaan ni mo na siya. Ako di ay, sa una, saan man pagbasa? Pero gito na lang ko. Uy, sa Allah, naibalo raman ko kayo. Ihatag mo na sa Allah. Kay, lisod naman. Dili paro sa uman nga, reliyon nga, pagabot dito, no, magampo na, at sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Kung ininchik, chong, 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 chong. Sa Islam, kahit inchik ka, kung wanto na kasama, musambayang ka, dapat na, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat Arabic. Na kung manuwi ka, pwede ba niya nga, Allahu Akbar. Jangan sangatlah na maluluyun. Dito pwede Arabic din. Kung Amerikano ka, dito pwede English dito. Allahu Akbar, Arabic din. God is great. Oh, klaro na. So, wag ito na nga, bisag asa ka, kung simba ka sa simbahan sa Muslim, bisag adto ka sa Japan. Oh, kwatsang! Pagabot na dito sa palimaman, Allahu Akbar, di ako na, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh. So, ibig sabihin, hindi Allah is the great. Allahu Akbar. Yun ang transliteration. Ha? Transliteration. Kung ipalagi natin na mayroon, katulad ng sinabi ni brother, na may, wala na talaga, hindi na nakakabasa. Ha? Hindi na, wala na talaga. Pero anong sinabi ni doktor, unang talata, mag-aral. Magbasa. So mag-aaral pa rin. Magdasal na siya sa abot ng kanyang kakayahan sa panahon na yon. Pero inatasan din siya na mag-aaral magpakailanman hanggat sa kanyang libingan. Habang buhay siya ay mag-aaral. Okay, brother? Okay. I-request natin kay brother, aharap tayo doon at para makikita ng mga kapatid natin. Kito bro. So, bro. Before ka magsahada, magpakilala ka muna sa sarili mo at sinong pangalan mo at anong dating relihiyon ka. O, tagal mo lang. Ako po si Cristobal Montilla, isa pong kalib ng Iglesia ni Cristo since sa aking pagkabata hanggang sa edad ko po ngayon na 49. Ako'y umanib at nagpasyang umanib sa riyong Islam sapagkat dito ko po nakilala ang isang Diyos na tunay na dapat sambahin ng bawat tao. Hindi po sa anumang bagay o layunin, kundi ang maglingkod. Pagkatapos na dyan, ipagpatuloy mong testimony. Mamaya na sa akin. So, magsahada rin siya. Okay. Okay, naging Islam. Dito ko na patunayan, ito ay katotohanan. Kaya mula sa puso ang aking pagpasok sa Islam. Maraming pong salamat at nasumpungan ko po ang tunay na Islam. So isa lang, takbirin po natin before magsada ang takbir. So bigay ko kay Chairman Ismail, sino at saka sino yung mag-lead ng sahada yung sa dalawang bisita natin. Baka isa-isa na lang sa kanila. Pwede? Isa-isa na lang sa kanila, yung si brother, adun ang, ha? Okay. Sabay na lang. Dito ka, tapat ka dito. Okay. Itong sahada ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Hindi ka makapasok sa Islam kung hindi ka makasahada.